Yo mga Cubs, kamusta na kayo? Matagal tayong hindi nakapag-video, nakapag-content. 3, 2, 1. Loading. Complete. Yun nga mga Cubs, matagal nga tayong hindi nakapag-content, nakapagawa ng video dahil sobrang busy tayo mga Cubs. Katulad ngayon, 14 hours ngayon ang pinasok natin, kahapon ganun din, nung Friday ganun din, tapos 12 hours tayo nung Saturday. Kaya tatat tayo ngayon, nawawalan ako ng oras sa pagbablog or pagbibideo natin o paggagawa ng content or pagbibigay ng advice sa mga kabayan natin na gustong magpunta rito sa Poland. So about nga pala sa mga kababayan natin gusto dito mag-apply papunta rito sa Poland, meron tayo diyang dalawang kontrata. Yung dalawang kontrata na papaluwanag ko sa inyo mga Cubs pagdating natin sa bahay, pag uwi ko sa bahay. Pag-usapan natin mga Cubs kung ano yung dalawang kontrata na yun, ha? Pipirmahan nyo kung alin man doon yung pipirmahan yung kontrata pag nag-apply kayo papunta rito sa Poland. Sa ngayon, uwi muna ako o dadaan muna rin ako sa isang grocery store kasi wala nang gatas yung anak ko. Bibili muna ako ng gatas ng anak ko bago ako dumiretso pa uwi. Tapos pag-usapan natin yung dalawang kontrata na magiging kontrata nyo. Alin man doon sa dalawang kontrata na yun, kung ano yung magiging kontrata nyo pag nag-apply kayo dito mga Cubs. Nandito na nga tayo sa store, papasok na tayo, mamimili lang muna ako bago tayo umuwi. So, yan mga Cubs, nandito na nga tayo sa loob ng store o ng Lidl. Mamimili lang tayo ng konti mga Cubs. Ito yung mga pinamili ko na, may napili na ako. Katok sa inyo. Ayan na nga napamili ko mga Cubs, katulad nga ng sinabi ko, bibili ako ng gatas ng anak ko. Ayan, bumili ako. Kaya yan ang pinakauna kong kinuha. Tapos itlog kasi kailangan yan pag nagbe-bake ang asawa ko kasi nagpapa-order din yung asawa ko ng cake tsaka tinapay. O nga pala mga Cubs, kung nandito na kayo sa Poland, mga kabayan natin dito sa Poland, ito yung mga mabibili yung bigas. Yan yung bigas na yan, ito na yung pinakamaganda, yung 3.80 niya mga Cubs. Minsan nagbabaya ng presyo, umaabot lang yan ng 0.99 o 0.79. Nababaya mga Cubs ng 0.79 lang pagka nag-promo sila. Kaya parang pinamimigay lang. Dito lang, dito ka lang kayo makakita ng bigas na sobrang baba. Kung baba, parang pinamimigay. Pero maraming klaseng bigas siya mga Cubs. Mag-guide na nga tayo mga Cubs. Sa pagkatapos natin magbayad, uuwi na tayo. At paluwanag ko nga yung dalawang kontrata na pwede nyong pirmahan o pipirmahan pag nag-apply kayo dito sa Poland. So mga Cubs, magbabayad muna ako. Huwag muna ulit kayo. Labas na nga tayo mga Cubs. Uwi na. Kuhanin ko na yung bike ko. Naka padlock dito sa labas. Kasi sa mga itim bike ko mga Cubs. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, kung may bike kayo dito ay uso rin yung mga ninanakaw yung mga bike. Lalo't hindi nyo lalagyan ng mga padlock yung bike nyo. Pagkakalimbawa namimili kayo, iniwanan nyo lang sa isang tabi, mawawala kasi may kumukuha mga homeless mga Cubs or mga natin masabi na hindi rin mga lokal dito pero mga dayo lang rin nangunguha ng mga bike. So tanggalin ko na yung lock ko mga Cubs at uwi na ako at paliwanag ko na mga papaliwanag ko sa inyo. So see you soon sa bahay mga Cubs. Ito na nga mga Cubs, nandito na nga tayo sa bahay at may papaliwanag ko na sa inyo yung dapat natin ipaliwanag o yung dapat nyo malaman about sa dalawang kontrata na pwede nyo pirmahan pag nandito na kayo sa Poland o pag nag-apply na kayo sa Poland. Pero bago muna ang lahat mga Cubs, paalala lang bago natin umpisahan to. Ito, lahat po ng aking nalalaman o lahat ng aking sasabihin about dito sa kontrata o dalawang kontrata na papaliwanag ko sa inyo mga Cubs is base lang po sa aking nalalaman at aking experience po. Maaring iba po to sa iba, iba po sa inyo, iba po sa kanila, at iba po rin sa akin. Ganun po mga Cubs. Kasi nga po mga Cubs,
pagdating po dito sa pulan, hindi nga po tayo talaga nagkakaprepareho. Simulan natin ang pagpapaliwanag about sa dalawang kontrata. Mga kaps, na pwede nyo nga mapirma, no? Pwede nyo nga maging kontrata dito sa pulan pag nagtrabaho na kayo. Ganito nga po yan, mga kaps. Dito po sa pulan, meron po tayong limang kontrata na pwedeng pirmahan. Pero ang pinakaginagamit po talaga dyan is yung dalawa po natin na ipapaliwanag ngayon. Ito po ay ang contract of mandate at ang employer's contract. Ito nga po yung dalawang kontrata na malimit pinapipirmahan sa ating mga workers pag nandito na tayo sa pulan. Ang dalawang kontrata nga ito, mga kapsa, mayroong pagkakaiba. Hindi sila yung katulad ng ibang kontrata na halos parehas lang, pero itong dalawang to ay malaki po ang pagkakaiba. Kaya unahin na po natin, ipaliwanag itong isa, ang contract of mandate. Ano nga ba ang kontratang ito? Ano nga ba ang contract of mandate? Kung ang kontratang hawak niyo po is kontratang contract of mandate, mahalagang malaman niyo kung ano po yung disadvantage ng inyong kontrata o contract of mandate. Ito po yung disadvantage ng contract of mandate. Meron po siyang 6 na disadvantage po, ang caps. Ito po, sasabihin ko sa inyo isa-isa kung ano po ang disadvantage ng contract of mandate. Una na nga po mga kapsen, unang disadvantage ng contract mandate is wala nga po itong no paid vacation. Hindi po babayaran nyo, wala pong bayad yung pagbabakas nyo. Ano ba po, nagbakasyon kayo, hindi po bayad yun. Hindi po katulad ng sa ibang kontrata, yung pag nasa Middle East po kayo, nababayaran po yung paid vacation nyo. Hindi po siya ganun. At ang pangalawa naman po is yung no sick leave or no pay sick leave. Kung sa iba nga rin po is nababayaran yung sick leave nyo pagka nagpaalam kayo na may sakit kayo, tapos binigyan nyo ng hospital clearance, bayad po yung sick leave nyo. Hindi po, pagka ang hawak nyo pong kontrata is contract of mandate. Yun po ang pangalawang disadvantage ng contract of mandate. Ang pangatlo naman po is yung eligibility ng maternity leave or paternity leave. Example po, sa babae, pagka buntis po kayo, hindi po kayo makakapag paalam o makakapag maternity leave. Kasi nga po, hindi po siya sakop ng contract of mandate. Ganun din po sa may asawa na nagbubuntis o sa may asawang lalaki na nagbubuntis yung asawa. Hindi po kayo makapagpaalam na makapag paternity leave para sa inyong asawa, para mabantayan siya. Ganun po. Yun po yung pangatlong ng ating disadvantage dito sa kontratang ito. Yung pang-apat naman po is yung pwede pong i-terminate ng inyong company o ng inyong agency yung kontratang hinahawakan nyo, kontratang o contract of mandate. Anytime po, pwede niyang i-terminate kahit ilang buwan pa lang, ilang araw pa lang po kayo nagtatrabaho, pwede po kayong i-terminate yung kontrata niyo pong yun. Ang lima naman pong disadvantage ng contract of mandate is yung maliit lang po yung chance nyo na makapag-apply or mag-grant na mag-loan sa kahit anong kung gusto nyong mag-loan doon sa kumuha ng cellphone o ng sasakyan o mangutang. Hindi po kayo maaaring makakuha kagad ng ganun kasi ang gamit nyo nga lang po is contract mandate. So maliit lang po talaga yung chance. At ang ating panghuli, ang ating pang-anim na disadvantage po sa contract of mandate is yung no separation pay po. No separation service. Kumbaga, pagka natapos nga po yung kontrata nyo, diba po sa Middle East, pag natapos po yung kontrata nyo, may nakukupo tayong separation pay. Hindi po siya katulad dito. Pagka ang hawak nyo po is contract of mandate, mga kaps, wala po kayong makukuha ni piso, ni cinco. No, tinatawag nating separation pay o service. Ganun po. Yun po ang anim na disadvantage ng contract of mandate.
mga kabs, dito naman tayo sa isa pang kontrata na ipapaliwanag natin. Ito po ay ang employer's contract, mga kabs. Dito naman po sa employer's contract, mga kabs, kabaliktaran po siya ng contract mandate. Yung anim po na disadvantage ng contract mandate, baliktarin nyo lang po, magiging advantage po, magandang benefits po para dito po sa employer's contract. Unahin na rin po natin dyan ay ang paid vacation leave. Dito po sa employer's contract, ang pagbabakasyon nyo po ay may bayad sa 20 days, may 20, pagka nakapagtrabaho po kayo sa kumpanya na sabihin natin kahit 2 years lang, tapos gusto nyo magbakasyon o mag-leave ng 20 days, babayaran po kayo ng kumpanya. Yun po ang advantage ng employer's contract. Alam nga po is yung may bayad din po yung sick leave nyo. Pag nag-sick leave po kayo, magpaalam lang po kayo. Wala pong problema. Hindi po kayo i-absent. Hindi po katulad ng sa contract sub mandate. Magpaalam po kayo. Automatically, kahit may sakit po kayo, absent po. Dito po sa contract, sa employer's contract, magpaalam po kayo na may sakit. Pag may sakit po kayo, papayagan kayo umabsent ng ilang araw, pero bayad po. Yun po, pinagkaiba ng dalawang kontratang yun. Po is katulad nga po, nang sa kabila, it's kabaliktad na lang po. Ito po ay magkakaroon po kayo ng eligibility na makapag-maternity leave o paternity leave. Tapos may bayad pa rin po yun, mga kabs. Maganda pa po yun. Kahit sa babae po, kahit isang taon ko yung mag-maternity leave, wala pong problema, bayad pa po yun, mga kabs. Tapos after 1 year po, makakabalik pa po kayo sa trabaho. Kasi nga po, ang hawak niyong kontrata is employer's contract. Basta na ang bata po ay isang taon na po, pwede na pong bumalik sa trabaho yung babae. Ganun din po yung tatay. Hindi po siya, kaya lang po, sa tatay po, hindi po siya makakapag-leave ng mga isang taon. Tatlong buwan lang po, dalawang buwan kataasan po para mabantay niyong asawa niya. Tapos back to work na po ulit siya. Yun po ang advantage ng employer's contract. Apatman po is yung hindi po maiterminate ng inyong kumpanya ang inyong kontrata. Nasa inyo rin po yon kung kayo po ay magre-resign o hindi. Pagka kayo nag-resign sa inyong kumpanya, papayagan kayo mag-resign anytime. Pero pagka yung sila po ang magte-terminate sa inyo, hindi po, kasi nga po ang pinirmahan yung kontrata ay sa employer's contract. Nasa batas po yan ang polan, mga kaps. Kaya hindi po nila kayo pwedeng i-terminate hanggat di po kayo nagre-resign. Yun po. Ang panglima po naman natin is yung napakalaki po ng chance nyo na mag-grant lahat ng loan nyo. Kasi nga po, ang hawak nyo kontrata is yan, yung employer's contract. Kasi nga po, magandang kontrata po yan. So lang po, is yan sa pinakamagandang kontrata o yan na po yung number one na magandang kontrata dito po sa Poland, mga kaps. Pagka nag-loan po kayo ng kotse o nangutang po kayo sa banko, papayagan po kagad kayo, bibigyan may chance o malaki na po yung chance nyo na mag-grant yung request nyo na makapag-loan kagad. Kaya po, maganda po talaga ang employer's contract. At ang pang-anim na po, but not in the list, is yung separation pay or separation service, mga kabs. Kung sa kabila nga po, yung sa contract mandate is wala po kayo makuha pagka nag-resign po kayo. Dito po sa employer's contract, malaki, kahit ganong kaiksi lang po yung pinagtrabaho niya, may makukuha po kayong separation pay or separation service. Yan po ang pinakaiba ng dalawang kontrata na mapipirmahan nyo dito sa Poland pagdating at magtatrabaho kayo. Yan nga mga kaps, napaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga dapat kung ipaliwanag sa dalawang kontrata na madadatan nyo dito sa Poland. Bale, hanggang dito lang po ulit yung video natin kasi pagod na rin po ako at kailangan ko na rin pong magpahinga. Kumain na rin po ako pagdating ko ng bahay. So, hanggang dito na lang po ulit yung aking
video. Paalala lang po ulit, mga Cubs, yung asawa ko nga pala po ulit is agent. Kung gusto niyo po siyang contact, ano, gusto niyo po mag-apply about sa kanya, about sa pag-apply sa Poland at malaman niyo ibang details, pwede niyo po siyang i-PM sa kanyang page. Ilalagay ko po dito, mga Cubs. Ito po. Pwede niyo po siyang i-PM, mga Cubs, at para malaman niyo mga details. So, hanggang dito lang, mga Cubs, yung ating video. At ako, gusto ko muna magpahinga. Sa mga nag-a-apply po ulit dyan, ingat po talaga kayo sa mga scam at sa mga manluloko po na agency at ating mga agent. Mahirap po talaga yung maloko, mahirap po yung scam. So, sa mga nag-a-apply talaga, kailangan po lang talaga ay tsaga at tibay ng loob at yung mahabang pasensya po, kasi yung pag-a-apply po talaga sa Poland, mga Cubs, is napaka tagal. Umaabot po ng ilang buwan o isang taon bago kayo makarating dito. Tsaga-tsaga lang po. Kung gusto niyo po talaga, samahan niyo po talaga ng tsaga. Kung will po talaga ni God na makarating kayo dito, para saan pa't gano'ng katagas makakarating pa rin kayo dito. Basta't magdasal lang po lang tayo at lagi nating tandaan na pag nakarating na po tayo dito sa Poland is huwag muna tayo mag-isip ng aalis tayo dito. Magtiyaga muna tayo sa trabahong dadatnan natin, pangit man o maganda, bago tayo lumipat. Yun na po, mga Cubs. Sa uli-uli, maraming salamat sa inyo at lagi nyo ako sinusubaybayan. Lagi nyo pinapanood ang aking video at lagi nyo sineshare. Maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking subscriber, kung bago ka pa lang sa aking channel, maaaring paki-like, paki-share at paki-click lang yung subscribe button para lagi kang updated sa aking video. Ganun lang, mga Cubs. Ingat kayo and God bless.